Mga kawikaan, sa Old Testament po siya. Chapter 16, verse 1 hanggang sa mga sunusunod po ating babasahin at papakinggan. Habol daw si Kuya Lance ang message siya sa atin. Habol daw siya. Ayan. Okay, babasahin ko na po ating pong pakinggan. Ito po sinasabi. Ang title po ng chapter ay iba't ibang palagay tungkol sa buhay at kaugalian. Ito lang po ha. Yun. Akin po munang in-unmute. Minute ko muna si Ate Maribel. Di po? Kasi mayroong nakakawin. Okay, natin mong pag-umpisa atin pong basahin sa verse 1. Ayan. Ang mga paghahanda ng puso ay ukol sa tao, ngunit ang sagot ng dila ay mula sa Panginoon. Ang lahat ng mga lakad ng tao ay malinis sa harap ng kaniyang sariling mga mata, ngunit tinitimbang ng Panginoon ang mga diwa. Iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa at ang iyong mga panukala ay matatatag. Ginawa ng Panginoon ang bawat bagay na ukol sa kaniyang sariling wakas o pati ng masama ng ukol sa kaarawan ng kasamaan. Verse 5. Bawat palalo sa puso ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Bagaman maghawakan sa kamay ay walang pagsalang parurusahan. Sa pamamagitan ng kaawaan at katotohanan ay nalilinis ang kasamaan. Sa pamamagitan ng pagkatakot sa Panginoon ay humihiwalay ang mga tao sa kasamaan. Verse 7. Pagka ang mga lakad ng tao ay nakapagpapalugod sa Panginoon, kaniyang tinitiwasay sa kaniya pati ang kaniyang mga kaaway. Verse 8. Maigi ang kaunti na may katuwiran kaysa malalaking pakinabang na walang kaganapan. Last verse po sa verse 9. Ang puso ng tao ay kumakata ng kaniyang lakad, ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kaniyang mga hakbang. Tayo po magkaroon ng sandaling pagtungo at pananalangin po sa ating Diyos. Panginoon namin mga Panginoon sa lahat, kami po nagpapasalamat sa inyo sa buhay, kalakasan ng aming mga katawan sa araw po at umagang ito. Muli po nyo pong pinatunayan sa amin ang inyong pamamahal, ang inyong pong pagpapala, ang inyong pong grasya na tumaapaw sa aming mga buhay. Sa inyo po, Panginoon, itinakda po namin ang araw na ito, ang umaga po na ito, na idulog po namin sa inyo yung oras namin na ito upang in our rules na bawal po kami lumabas, bawal po kami magkaroon ng churches sa labas, hindi man po kami po pwede sa ngayon, ay ito po yung aming mga paraan through this technology of online ay magkaroon po kami ng Bible studies to serve you, to listen for your messages na ma-explain nyo po din sa amin, ma-impartin nyo po sa amin kung ano po yung kagandahan o kabutihan po nung kwento ng pangyayari na sa kapanahunan po ni Jesucristo sa mundo ay nandun po yung mga halimbawa niya, yung mga turo at aral niya, mga katotohanan niya. Mga Panginoon, sa aming pong pagbabible study ay ma-bless po namin bawat isa through your help, Panginoon. Sa inyo po ay dinadalangin po namin na start to finish, Panginoon, ay humabol po ang iba at magkaroon din po ng kapayapaan sa inyong mga lugar upang po magkaroon kami ng focus, magkaroon po kami ng pagiging on point, Panginoon, din na explanation. Nawa, Panginoon, ay magkaroon po ng full attendance, full presence of mind ang bawat isa po sa amin for us to understand more of the truth na gusto niyo pong ituro sa amin this morning. Panginoon, sa inyo pong dalangin, sa inyo pong pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So ngayon po, sa ating pong pag-umpisa, ating pong i-mention yung pong ating naging aral last time. Ayan. So nung nakaraan pong Bible study natin, nung June 13, kung di po ko nagkakamali, nung pong June 13 ay nagkaroon tayo ng kwento na ang kwento po natin ay nanggaling sa Old Testament from the book of 1 Kings na ang pangalan po nung ating leader nung army noon ay si Naaman. Ayan. So ngayon po, si Naaman ay isang successful na leader ng army ng bansa ng Syria.
or Siberia sa English. Yan. So ang Siberia po ay konting history check ay naging kalaban po niya ng bansa ng Israel. Yan. Kalaban po ng Israel ang bansa ng Syria or Siberia. Yan. Ngayon po, ang lalaki po na nagngangalan si Naaman ay meron po siyang successful na battle. Siya po ay laging nanalo. Meron siyang title na honorable man. Siya ay mayaman. Kaso lang, siya ay may ketong. Yan. Meron siyang ketong or sa English ay leprosy. Yan. So si Naaman, even siya ay tanyag, siya ay successful as a as a leader ng army, ay meron naman siyang isang kahinaan na meron siyang ketong. Ayan, sabi nga natin talagang there's no one perfect nga naman talaga, no? Talagang lahat talaga ng tao meron talagang weakness. Ayan. So ganun pa man po, story goes na si Naaman, nagkaroon siya ng isang alipin from the country of Israel. Ayan, nagkaroon siya ng alipin from the country of Israel na isang dalagang babae. Yan, dalaga. Tapos, nag-serve siya sa asawa ni Naaman. So, yung wife ni Naaman ay merong slave na dalagita from the country of Israel. Ayan. Ngayon, nakita nung dalaga yung kalagayan ni Naaman. So, sabi niya, kapag dinala nyo sa kalagayan ng Panginoon, si Naaman, gagaling yung kanyang ketong, yung kanyang leprosy. So, in short, pumunta sila doon sa Israel, pumunta sila na Naaman, ayan, at hinanap kung sino yung pwedeng magpagaling sa kanya. Ngayon, yung palang pwedeng magpagaling sa kanya, sa kanyang ketong, ay nagngangalan na Eliseo in Tagalog or Elisha in English. So, si Prophet Elisha or Propeta Eliseo, siya pala yung tao na tinutukoy nung dalagitang slave niya or alipin niya na pwede magpagaling sa sakit niya na ketong. So ngayon, napuntahan or nahanap ng army at ni mismong ni Naaman yung bahay ni Prophet Elisha or Propeta Eliseo. Napuntahan nila. Ngayon pa man, nung nasa tapat na sila ng pinto ni ng bahay ni na Eliseo, ang ginawa ni Eliseo, nagpatawag siya ng kanyang kasama sa bahay. Yan. Kumaga, nagsugo siya ng messenger. At si Eliseo, ang pinalabas na lang ng bahay, yung kanyang messenger, to talk to Naaman. Saying na, Naaman, pinasasabi ni Prophet Elisha or ni Propeta Eliseo sa'yo na pumunta ka sa ilog ng Jordan. Ayan. Jordan River. Ayan. At maghugas ka or magmaligo ka ng 7 times. At yung ketong mo gagaling. Yun. So yun yung pinasabi ni Prophet Elisha or ni Propeta Eliseo sa kanyang messenger to Naaman. Ngayon, si Naaman hindi siya na-please sa ganung ginawa ni Prophet Elisha. Sabi niya, ano ba naman yan? Ang layo ng pinanggalingan namin. Ang layo ng pinuntahan namin. Denyo kita. Tapos, hindi mo ako haharapin man lang. Ayan. Kasi, inaasahan ko na pagkagalingin mo ako na meron kang gagawin na mahay ka, meron kang gagawin na pagpatong ng kamay sa ulo ko para pagalingin ako, tawagin mo yung power or pangalan ng Diyos mo at gagaling ako sa ketong ko. Pero hindi ganun yung ina-expect ko ngayon na pupuntay mo ako sa ilog ng Jordan. Isamantalang sa amin sa Siberia or sa Syria, marami pang mas magagandang ilog doon. Anong pinagkaiba or ba't mas maganda na doon pa ako maligo sa ilog Jordan? Eh, mas maganda naman yung mga ilog doon sa pinanggalingan ko sa Siberia. So, nagkaroon siya ng ganong reaction. Kaya nga, ang lesson natin nung nakaraang discussion is pagiging reactive and responsive. Ngayon, sa story po na to, si Naaman ay naging reactive sa kanyang instruction na nakuha from Prophet Elisha. Ayan. So sabi niya,
tara na nga, umuwi na nga tayo. Sabi ni Naaman, hindi niya sinunod yung sinabi ng propeta sa kanya na instruction para gumaling siya. Pero along the way, yung mga alalay ni King, nung leader or nung army leader na si Naaman, sabi, di ba, kaya po tayo pumunta dito para malaman kung paano kayo gagaling. Kung paano kayo mawawala ng ketong. Di ba po, sinabi naman nung propeta yung gagawin nyo para kayo ay gumaling. Sundin na lang po kaya ninyo para masubukan natin. Ayun. So, sinabi sa kanya yun nung mga alagad niya. So, in short, sumunod or na-convince si, ayan, si Naaman. Ayan. So, ngayon, pumunta sila ng Jordan River at si Naaman ay naligo ng 7 times. At nung ika-7th time niya na siya ay naligo doon sa ilog Jordan, yung ketong niya wala na. Yun. So, totoo yung sinabi ni Prophet Elisha or ni Propeta Eliseo na kapag naligo ka ng 7 times sa ilog Jordan, mawawala yung ketong mo. So, ngayon, after niya nagumaling, bumunta siya or bumalik siya kay Prophet Elisha or Elisha. So, sabi niya, in short, kilala ko na ngayon kung sino talaga ang tunay na Diyos. Ayan. Ang Diyos mo talaga ang tunay na Diyos. Hindi yung Diyos-Diyosa namin sa Siberia or sa Syria. Ayan. So ngayon, the good or the great thing na nangyayari, gumaling si Naaman at naging believer pa siya ng ating Panginoong Diyos. Ayan. So ngayon po, from being reactive, siya ay naging responsive. So sabi nga yung topic nung nakaraan, be responsive, not reactive. Ngayon, ano yung pinagkaiba nung pagiging reactive sa responsive? Discuss natin yung nakaraan, pero shortcut na lang natin ngayon. Ang reactive ay nagbe-based mostly sa bugso ng damdamin. Ayan. They often decide from their own emotion. At sabi ng mga psychologist, if you are a reactive person, mostly you take your decisions right away from your feelings, you are not fixing the problem. Ayan. So, being Christians, bilang mga Kristiyano po tayo, bilang mga believer, bilang mga followers, ayan, bilang mga disciples ni God, bilang mga sons and daughters niya, we are instructed to be responsive. Ngayon, ano naman yung pinagkaiba ng responsive from the word reactive? Ngayon, ang responsive, ayan, psychologist says that they were using their minds, they were using their wisdom, they were using their knowledge before doing the next action from the current situation. Ayan. So ngayon nga po, sabi, mabuti na ang isang Christian ay hindi reactive, kundi ang mabuti dapat sa isang follower ni God ay responsive. Ayan, na ginagamit natin yung ating knowledge, yung ating wisdom na galing sa Diyos of how we would respond sa ating sitwasyon na kinalalagyan ngayon. Ayan, kasi nga po, ayan, sabi nga nung nakaraan, marami ang nagagalit dahil sa lipatan. Ayan, marami nagkakagulo dahil sa lipatan. Pero sabi nga rin, stop, look, and listen. Na stop muna tayo. Unang step. Di ba parang sa recent trend lang? Sabi, stop. I-analyze muna tayong mabuti kung ano yung sitwasyon. Bakit nga kaya there was this idea na kailangan kong lumipat ng room or dormitory? Okay? So, look. Ayan, stop. Ayan, look naman tayo. Sabi nga, being responsive is tingnan natin mabuti, what can I do with this current situation? Ayan. Sabi, oo nga naman ano, talagang may kalagayan nga naman kasi talaga. Kailangan natin mag-abide sa rule, kailangan natin mag-abide sa new protocols. Ayan. So, listen. So, ngayon naman po, stop,
look and listen for being responsive. Listen, pakinggan natin kung ano talaga yung mabuting solusyon sa sitwasyon. Sabi nga na ating hanapin or ating pakinggan kung ano yung sinasabi ng Diyos sa ganitong pagkakataon o sitwasyon natin. Ayan. So sabi ni God, ang mga Christians sumusunod yan sa mga yan, sumusunod yan sa mga rules ng government or mga nakakataas sa kanila. Yan, they are not ignorant of the law. Yan. Kaya nga po, bilang mga Christians, we are reminded that from the topic last time ay let's be a responsive person. Kasi po, for now, even mga Christians na, kahit mga may edad na, kahit may mga profession na, kahit may mga narating na sa buhay, minsan napapansin natin, meron pa rin mga reactive na tao or reactive na Christians na still para sila mga bata kung paano sila mag-decide. Kaya nga po, let's leave that notion or thinking or decision making na para tayong bata na hindi natin pinag-iisipang mabuti yung ating gagawing next step for this current issue or conflict or thing. Ayan. So, yun po yung ating topic last time. So, review lang po yun. Wala pa po yung topic natin doon. Ayan. So, ngayon po, buksan po natin yung ating Bible ngayon sa andit pong Bible story reference sa aklat po naman ng Lucas or Luke in English. New Testament po siya. Ayan. Sa Book of Lucas or Luke chapter 17. Lucas chapter 17 verse 11 po tayo mag-uumpisa. Maikli lang po ito kaya kayang-kaya nating basahin. Lucas chapter 17 verse 11 po tayo mag-uumpisa. Yan, nahanap po natin. Okay na po. Okay na. Lucas. Okay na po. Yan. Okay na. Ayun. Kay Hazel, nahanap po yung Bible book? Oo. Ayun. Bro, at ikaw, okay na? Si bro, at kasama ko lang sa room. Ayan. Okay. So, ngayon po, diretso natin. Ngayon po, this story is very, sabihin natin, common sa atin. Pero sometimes we forget what does it really mean. Ayan. Ngayon po, in our English dictionary, meron palang difference yung word na thankful at grateful. Ayan. Meron palang pinagkaiba ngayon yung definition ng thankful and grateful. So tingnan natin, baka mamaya, we are just a thankful Christian or believer. Ayan. At meron din pong mas maganda na we should be a grateful Christian or believer or follower. Pero po, parang pinagkaiba yung dalawang yun. From being thankful and grateful. Ayan. So ngayon po, umpisa na natin yung kwento. Meron lamang siyang 9 verses. Ayan. 9 verses lang po itong kwento na to. And start na po tayo ngayon. Okay, so verse 11, umpisahan ko na po. Ayan. At nangyari na samantalang sila'y napapatungo or tumutungo sa Jerusalem na sila'y nagdaraan sa mga hangganan ng Samaria at Galilea. Ayan. So ito po yung sitwasyon. Yung pong sinasabi na sila, ito po yung si Jesus Christ at yung kanyang apostles. Ayan, kanyang mga apostol. Ayan. So ngayon po, sila po pala ay nando sa parang sinasabing yung sinasabi po dito ng hangganan ng Samaria at Galilea, panga border line. Ayan, boundary. Nung sila ay nasa boundary na ng Galilea at Siberia. Ayan. Ay Samaria at Galilea. Meron po sitwasyon na mangyayari dito.
So ngayon po, papasa po ako ng verse 12 kay Edison muna. Verse 12 kay Edison. Verse 12. At sa pagpasok niya sa isang layo, ay sinalubong siya ng 10 lalaki ng kitungin, nagsitigil sa malayo. Ayan. So ngayon po, sabi niya, no sila ay nandoon na sa boundary nga, meron sumalubong kay Jesus Christ na 10 ketongin. May ketong na naman yung ating story, ha. Ayan, meron na namang ketongin na sumalubong kay Jesus Christ. Pero tumigil na sa may kalayuan, parang in a distance lang, kasi konting background check, kapag ikaw ay ketongin, kapag may ketong ka na sakit from the time before, ang mga ketongin dati, ina-outcast yan sa kanilang bayan na sinilangan. Inilalabas sila. Nilalagyo sila sa dulo. Sila ay, yan kagaya nun, sila ay inilalagay sa boundary line ng mga bansa or ng mga bayan. Doon sila pinatitira. Hindi sila pinasasama sa tao, or hindi sila pinapasama sa mga normal na pamayanan, or kunyari sa isang barangay, hindi sila pwede tumira doon. Sila ay ina-outcast, sila ay inilalabas sa kanilang sariling bahay or bayan o barangay. Doon sila nilalagay sa isolated na area. So nakakaawa itong mga ito. So yung 10 ketongin na yun, ibig sabihin, yun ay galing sa iba't ibang pamilya na pinalayas or pinaalis sa kanilang sarili-sariling tahanan dahil sa sakit nila na ketong. Yan. So yun doon yung sumulong kay Jesus Christ. So next na nangyari kay Ate Lina o Ate Marina sa verse 13 naman po. Ano po, next na nangyari? Pa-unmute po muna. Verse 13. Aba. At sumigaw kay Jesus, "Panginoong Jesus, maawa po kayo sa amin." Ayun. So verse 13, yun ang sinabi niya kay Jesus Christ. So in a distance, sabi nga tingin na, lilapitan niya si Jesus Christ pero in a distance kasi bawal sila lumapit sa mga healthy na tao. Yun ang kanilang rules. Ayan. Sabi, "Jesus Christ, or Panginoong Jesus, maawa po kayo sa amin." Sabi, "Have pity on us," or "Have mercy on us" in English. Ayan. So sa verse 14, ano po next na nangyari kay Hazel? Ano po next na nangyari sa 14? Ayun. So sabi ni Jesus Christ, pumunta kayo sa mga priest. Pumunta kayo sa mga sasardote. Ayan. Pumunta kayo doon. At along the way daw, ng pagpunta nila or pagsunod nila kay Jesus Christ na pupunta sa mga pare or sa mga priest. Ayan. Or mga sasardote, kung tawagin. Ayan. Nawala na yung ketong nila. Nawala na agad. And next na nangyari sa verse 15 kay Ate Maribel po. Ano po, next na nangyari sa verse 15? Pa-unmute po muna. Ay, Ate, nakamute po kayo. Paano ba ito i-unmute si Ate? Unmute. Ay, hindi ma-unmute ni Ate. Yan po, yun po merong microphone na naka-cross out. Okay na? Yun, okay yun. Na. Okay. Ayan. Verse 15 okay po. Na. Okay na. Verse 16. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Yun. Sabi niya, nung nalaman niya, napansin niya na meron daw isa na nakapansin na magaling na sila along the way. At anong ginawa niya? Parang nag-U-turn, bumalik kay Jesus Christ yung isa. At nagpapasalamat siya, syempre number one,
kay God sa kanyang paggaling sa kanyang ketong. So, bumalik siya kay Jesus Christ at pinupuri niya yung Panginoong Diyos dahil sa paggaling ng kanyang ketong. Sa verse 16, kay Heidi, ano po next na nangyari sa verse 16? Pa-unmute po muna. At siya'y nagtirpa sa kanyang paanan na nagpapasalamat sa kanya at siya'y isang Samaritana. Ayan. So, verse 16, yung lalaki na isa na bumalik kay Jesus Christ, parang alam nyo, nagpatira pa, parang ano, alam nyo yung parang pagsamba ng mga Muslim. Ayan. Parang gumano siya sa paanan talaga ng Jesus Christ. Gumano siya talaga siya. Yumukod siya doon sa kanyang mga paanan na nagpapasalamat. Ayan. Sa kanyang paggaling sa kanyang sakit na ketong. So, verse 17 kay Kuya Lance. Ano po next na nangyari? Pa-unmute po muna. Ay! Anong verse nga po? Ano po? Lucas. Ko alam. Sorry. Ayan. Lucas po, Kuya Lance. New Testament. Lucas or Luke? Luke. Lucas. Apa? Chapter 17. Ayan. 17. Okay. Yeah. Verse 17 ako. Aba. Okay. Ang pagsagot ni Jesus ay nagsabi, hindi ba gasampo ang nagsilinis? Natapot saan nagkaroon ng siyam? Yun. So sabi niya, teka, sampu yung pinagaling ko ah. Sampu yung lumapis sa akin kanina ah. Ba't iisa ka nang bumalik? Yan. Ba't ganon? Sampu yung pinagaling ko. Ngayon, iisa-isa kang bumalik. Ayan. So, there's a question from Jesus Christ about that. So, sa verse 18, basahin ko na po yung verse 18. Ayan. Walang nagbalik upang lumuwalhati sa Diyos, kundi itong taga ibang lupa. Ayan. Ito nga po, sabi pa ni Jesus Christ, inad pa niya, wala pang ibang bumalik kundi ito pang dayuhan. Sabi nga natin kanina, sabi nga kanino sa verse ni Heidi, Samaritano. Kapag, ayan, kunting background uli, ano ba yung Samaritano from way back then? So kapag ikaw ay Samaritano, hindi ka rin kasama sa tribes of Israel. Ayan, hindi ka kasama sa piniling angkan ng Diyos. Ayan. So kapag sinabing dayuhan, kumbaga, hindi siya Jew, hindi siya Israelite, wala siya sa nation kung saan pinili ng Diyos na ililigtas, parang ganon. Kumbaga, kung sino pa yung hindi taga-Israelite, kung sino pa yung hindi kasama sa piniling angkan ng Diyos, siya pa yung mas nagpakita ng appreciation sa ginawa kong pagpapagaling sa kanya. Kasi sampu kayo. Ikaw lang ang dumating, ikaw yung taga ano pa, taga, ayan, isa ka pang Samaritano. Tapos ikaw pa yung mas nagpakita ng pagpapasalamat sa akin sa pagpapagaling ko sa'yo. Ayan. So sa last verse po, sa verse 19, natapusin na po natin kay Ate Maribel na po, para matapos na. Ayan. Verse 19. Ako? Aba. Ako. Ayan, verse 19 po. Sinasabi ni Jesus sa kanya, tumindig ka at humayo sa iyong lakad, pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Ayan. So sabi nga, okay, don't worry yan. Tayo ka na dyan. Okay na, huwag ka na magpatira pa. Hindi ba, nasa paanan siya yung, nasa paanan yung gumaling, Jesus Christ. Okay, tayo ka na dyan, bumangon ka. Ayan. At, umuwi ka na sa inyo, parang something like that, parang sige na, humayo ka na, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Ayan. So doon po natapos yung story natin ngayon. So sabi ko nga po kanina, may difference yung thankful sa grateful. Ayan. So kapag po tinanong natin si Google ngayon, kung anong ibig sabihin ng thankful, ito po yung sabi ni Google. Ano yung thankful? Ayan. Ang sabi, ang thankful ay pleased and relieved. Yun lang.
ang meaning ng thankful. Ayan. Showing that she, that he or she is pleased, showing na siya ay relieved or stressed out or being comforted. Okay? Kapag naman tinanong ko si Google about kung ano ibig sabihin ng grateful, ayan, ito naman po yung sabi niya. Showing or feeling of an appreciation for something done or received. Ayan. So, makikita natin, teka, may pagkakaiba pala yung word na thankful sa grateful. So, ngayon po, ano po yung mas maganda? Thankful or grateful? Pan-mute po muna, okay lang. Grateful. Ayan. So, ngayon po, makikita natin na mas maganda pala yung definition ng grateful kumpara sa thankful. Ayan. So, makikita natin na yung isang lalaki na bumalik kay Jesus Christ, siya ang nagpakita ng meaning ng grateful. Grateful. Ayan. Kasi, yung siyam, sila ay, thankful sila kasi sila ay gumaling. For sure yon. Pero, they did nothing in return to express how they appreciate of what they received. So, sabi nga sa definition ng grateful, feeling of or showing an appreciation for something done or received. So, ngayon po, lahat po tayo dito ay being reminded or being taught by God this morning from this Bible study story na, teka lang, baka mamaya thankful lang ako ah. Baka hindi ako talaga grateful sa ano man yung natatanggap ko kay God. Kasi baka mamaya, para pala kung yung siyam na lalaking gumaling sa ketong na after ma-receive yung hinihingi, wala na. Diba po? Na mabuti sa atin na tayo maging grateful. Ayan, na tayo ay nagkakaroon ng pagbabalik kay God kung ano yung ating tinanggap. Ayan. So, sino po dito yung merong may room check? Ate, kompleto po. Wala mag-uote? Hindi ko. Wala kang uote? Wala. Ayan. So, ngayon po, may room check. Ayan. Ayan. At sabi nga natin kanina, nasa na ba ako? Wala ako. Ayan. Sabi nga natin kanina, ang Christian ay kailangan na maging grateful. Na binabalik natin kung ano yung na-receive natin sa kanya. At lahat tayo nakatanggap ng blessings or sabihin natin kung ano man yung ating hinihiling sa Diyos ay tinanggap natin. Ayan. Ngayon po, we are being reminded na baka hindi ko pa yata na ibalik yung tinanggap ko sa Diyos ha. Ayan. So, ngayon po, lahat po tayo dito mga bilang mga OFW, ayan, lahat po ng ating ating narating ngayon, lahat po yan ipinagdasal natin, di ba po? Ayan, lahat ng ating trabaho ngayon, lahat ng ating profession ngayon, lahat ng ating tinatamasa ngayon, lahat ng ating kinikita ngayon, lahat ng ating mga business ngayon, lahat ng ating mga success ngayon, lahat ng ating mga skills ngayon, talents ngayon, lahat ng ating mga kakayahan ngayon, lahat yun na ipinagdasal natin o hiningi natin sa Panginoon. Ayan. Ngayon po, we are being taught that, teka lang, baka mamaya hindi ko pa binabalik sa Panginoon yung aking tinanggap sa Kanya before. Ayan. So, yun po yung gusto niya sabihin sa atin this morning na lesson. Na, let's make sure na hindi tayo yung katulad nung siyam na lalaking may keto na after ma-receive yung kanilang mga wishes or yung kanilang mga hiling na paggaling o yung kung ano man yung hinihintay nila na blessing ay wala na. Bigla na lang nawala. Hindi na nagpakita ng pagpapasalamat na totoo sa Diyos. Ayan. Kundi, maging katulad tayo po nung isa na after niyang mapagaling, hindi pa man sila dumating sa mga sacerdote, sa mga priest, hindi pa man sila dumating doon, bumalik na siya agad kay Jesus Christ to recognize, to show, and to express yung kanyang
gratefulness sa kanyang paggaling sa kanya. Ito. So, yun lamang po yung ating lesson for this morning. Yan. So, meron po kayong tanong or i-share or meron po kayong gustong sabihin or itagdag. Yan. Pwede nyo po munang i-unmute ang inyong mga mic. Yan. Kung meron po kayong gustong itagdag, yan, or gusto nyong ibahagi regarding the topic, yan, okay lang po. Catalina? Meron? Kuya Lance, Ate Maribel, Hazel, Heidi, Bro Ed. Or ano po kaya yung inyong take away? Or ano po yung inyong lesson? Or ano po yung na-realize nyo for this lesson na ating pong binaligan? Ayan. Ano po yung inyong sabi na, ay, ito yung natutunan ko, ito yung nakita ko this day, ito yung nakita ko sa discussion. Simple man, pero alam natin na malaman. Ayan. Ano po kaya? Meron po? Wala? Meron? Meron? Wala? Meron? Kuya Lance? Meron. Naglilipat eh. Papatay ko yung mute ko. Ah? Ah, sige po. Okay, okay. Understood. Ayan. Ayan. So kung wala na po, ayan. Gusto ko pong i-share muna yung isa ring illustration. Ayan. Illustration na to close out our study. Meron pong isang lalaki. Ayan. Meron pong isang lalaki. At sa kanya pong bahay, yung kanyang part ng bakuran sa likod ng kanyang bahay, may mga puno doon. Parang, ano siya? Parang kakahuya na. Ayan, yung likod ng bahay nila. Kumbaga sa mga nyuga na. Ayan. Ayan. At doon sa isang puno sa likod ng bahay niya na malapit sa bakuran niya, merong nakatira na squirrel. May squirrel. Ayan. Ngayon, kada umaga, nakikita niya na yung squirrel lagi nandun sa kanyang bahay sa puno na yon. At natutuwa siya na yung, alam yung buntot niya, fluffy yung tail ng napaka-fluffy, napaka parang ang lambot, parang sarap hawakan ng buntot ng squirrel, di ba? Kasi fluffy. Balahibo, balibo. Tapos yung kamay niya kapag kumakain, di ba? Ginaganyan niya yung pagkain niya. Ayan. Natutuwa talaga siya doon sa squirrel. Ngayon, ganoon pa man, nag-decide si lalaki. Sabi niya, aalagaan ko tong squirrel na to. Aalagaan ko. So, ginawa niya, kung saan puno nakatira yung squirrel, ginawa niya ng wooden house. Kinabitan niya ng wooden house. Tapos, kinaumagahan, tiningnan niya yung squirrel ulit. Enough, a little distance ulit. By yung squirrel, doon na natutulog sa loob ng bahay na ginawa niya. Doon na tumira, okay? So the next day, sa katuwaan niya, nilalagyan niya na ng pagkain kada umaga yung wooden house para sa squirrel. Ayan. Ngayon, pagtingin niya ulit sa medyo malayong lugar, kita niya yung bahay na may pagkain, ba kinakain ng squirrel yung kanyang binibigay? Ayan, tuwan-tuwa siya uli. Kasi, na-appreciate niya yung bahay na ginawa ko, yung shelter niya. Ba, ngayon naman, yung pagkain na binibigay ko, ba, nakikita ko, na-enjoy niya rin. At, alam niya na, nag-i-enjoy talaga yung squirrel sa lahat nung sineshare niya sa kanya. Ayan. Ngayon, weeks, months ang nakalipas, nag-decide yung lalaki. Sabi niya, tatry ko ngang lapitan yung squirrel. Baka sakali na makilala niya ako na ako baka kasi umamo sa akin yung squirrel. Ayan.
So ngayon, the morning, nilagyan niya din ng pagkain yung wooden house para squirrel, nilagyan niya ng pagkain doon. At nung nakita niya na kumakain ulit yung squirrel, lumapit siya. Dinipitan niya ng dahan-dahan yung bahay ng squirrel. Ngayon, nalapitan niya. Almost kaharap niya na. Tingin niyo, anong gagawin ng squirrel? Papasalamat. Pasalamat? Okay. Squirrel. Ayan. Nagibahan mo yung squirrel. Ayan. So ngayon, sad thing, hindi naging maamoy yung squirrel sa kanya. Tumakbo. Umalis. Ulap siya. Oo. Takot yun. Ha? Takot. Ayun. Parang ganun. Siyempre, mailap. Ganyan. Ngayon. Oo, kasi wild animal man yun. Ayun, wild animal. Ayun. Ganun pa man po, in our life now, minsan ganun tayo. Para tayo yung squirrel. Paano ko nasabing ganun? Kasi, yung lalaki, it represents God. At yung squirrel, it represents us. Okay? Ngayon, si God, kita niya yung ano yung pangangailangan natin at pinoprovide niya. Kagaya ng shelter, ng food, na nasa illustration ng story to the squirrel. Ayan. Ngayon, nakikita ni God na nai-enjoy natin yung blessings na galing sa kanya. Kaso lang, if he or if God will come to us and introduce himself or ipakilala niya yung sarili niya na ako yung nagpo-provide sa iyo nito, minsan, tinatakbuhan natin si God. Minsan, tinataliguran natin siya. And it's a very bad thing for us to end up like that squirrel. Na ayaw natin kilalanin kung sino yung provider talaga natin sa buhay natin. At in relation or in relevance sa ating story, we receive our prayers, we receive our blessings, we receive our wishes, our dreams, our lahat na nga ng kailangan natin meron tayo ngayon. Pero we should never be like that squirrel na hindi natin siya nire-recognize kung ano yung tinatanggap natin galing talaga sa kanya. Ayan. So yun po yung magandang reminder sa atin that we should be a grateful one and we should not be the squirrel one to run away from our provider. Ayan. So, dun po natin i-close out yung ating pong Bible study. Ayan. So, nawa po, nagkaroon tayo ng learning, nagkaroon tayo ng more ideas about the word thankful and grateful and for para po sa ating pagpapatuloy sa ating pong buhay or daily lives, especially for being receivers of God's blessing, we should be grateful, not just thankful. Ayan. So, kung ano po, wala pa po ba kayong questions or dagdag or suggestions before po natin i-close out yung ating Bible study? Wala yun naman. Wala po. Ayan. Wala po. Kay Heidi? Dalawa kay ate? Wala po. Ayan. Ayan. So, kung wala naman po, tayo po ay magkaroon na ng closing prayer. Ayan. Wala pa po tayo sa oras. So, sharp and short. Ayan. Okay. So, tayo po ay magsitongo, pumagit at manalangin sa Diyos. Panginoon namin Diyos, sa mga Panginoon sila, sa inyo po ay nagpapasalamat kami sa isa pong payapa, maayos, maganda, napaka on point na inyo pong tinuro sa amin from the book of Luke, chapter 17. Salamat Panginoon sa istorya po ng inyong anak na si Jesus na 10 katungin po yung lumating sa kanya para magpagaling, pero isa lang po yung talaga nagpakita ng totoong meaning ng gratefulness. Yan, nawa po Panginoon ay tinuro sa amin pong natutunan na thankfulness is far better than being just thankful. Nawa Panginoon ay patuloy po namin makultivate ito sa aming mga buhay. At syempre rin po, may share po namin sa mga hindi pa lubos na nakakakilala ng ganitong truth na inyo pong tinuturo. Sa inyo po, dalangin po namin ang bawat isa, Panginoon, na umatin sa Panginoon sa bawat isa na nagkaroon po ko ng time po, hindi po para sa group, hindi po para sa anyone na nasa group,
kundi po time po para po sa inyo. Na po, Panginoon, ay pagpalaan niyo po sila, pagpalaan niyo po ang bawat isa. Ganun din po yung mga hindi man po naka-attend ngayon due to some reasons or causes na paglilipat or kung ano man po yung kalagayan nila, na po, Panginoon, sa susunod po ay makasama na po namin sila. Panginoon, salamat Panginoon po sa start to finish. Binigyan niyo po mga ng peace. Panginoon, sa amin pong kinalagyan, sa amin po sa consistency po ng aming connections, aming pong internet. Salamat Panginoon po sa amin pong natutunan sa inyo sa inyo pong aklat ng Bible na ito po yung gusto naming marating, ito po yung gusto naming ma-reach, ito po yung gusto naming ma-achieve for this morning, Panginoon, na we should learn something from you to use it back for you. Panginoon, salamat po sa lahat ng ito. Sa inyo pong aming dalangin din, Panginoon, sa amin pong mga kasalanan, Panginoon, kami po ay humihingi ng kapatawaran. Kayo rin po mag-ingat sa amin, sa amin pong pang-araw-araw na buhay, sa amin pong mga trabaho, sa amin pong mga kasama sa trabaho, sa amin pong mga kahalubilo, sa amin pong kalagayan ngayon na pandemic, amin pong mga pamilya, amin pong mga parents, kaibigan, mga kilala or random people, nawa Panginoon ay patuloy niyo pong pagpalain ng bawat isa, remind them, remind each and every one of us that you are the very source of our blessings in life, at being the provider of our lives, we should turn to you and give all the credit back to you. Panginoon, muli po sa inyong dalangin. Sa inyo po, mga pasalamat namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yeah. Picture mo na, bago mag-end call. Picture mo na. Hi, Dave. Picture mo na. Hey, Seth. Picture mo na. Ayaw nga pala. Ito to. Para si Kuya Edison. Hey, Seth. Ayun. Okay, 1, 2, 3. Ay, si Ate Maribel. Ayan, 1, 2, 3. Ay, nawala si Ate Maribel. Wait lang, Ate Maribel. Ayan, 1, 2, 3. Ayan, okay. Oy, thank you po ha. Thank you sa pag-attend. Bye-bye po. Bye-bye. Bye-bye. Good night. Bye-bye.